It's Nern TV! Hello mga katropa! Ayos ba tayo dyan? Ako, ayos lang ako dito sa San Diego, California. Ngayong araw na to ay i-upgrade na natin itong aking workstation na medyo 4 taon ko na rin ginagamit to. So, kailangan na ng maintenance or upgrade. So, papalitan ko yung kanyang graphics card at titingnan ko kung gaganda yung kanyang performance. Let's go! Dito tayong magkumpuni sa dining table para medyo maluwag-duwag. Oh, alright. Meron akong nakitang extra M.2 socket na tamang-tama para magkakabit ako ng SSD card, bagong SSD card. Okay mga katropa, so kung nakikita ninyo itong part na to, no? Ito ay katulad nito, itong kabitan ng SSD card. So, pwede ako maglagay pa rito ng isa pang SSD. Tamang-tama. Ayos. So, ang gagawin ko ililipat ko lang itong adapter na to sa ibang lugar. Okay, so tinanggal ko na itong, ano ba ang tawag dito? Nakalimutan ko ito eh. Para to doon sa, sa Wi-Fi. Transceiver ba ito? Oo, yata. Okay, so ito yung ikakabit natin, bagong graphics card. Tingnan natin. Gaming card to. Medyo hindi kilala na brand. Pero ayos na to. Okay. Okay, so meron pa akong isang upgrade na gusto kong gawin. At ito ay yung ikabit itong 1TB na SSD card. So, dahil masikip na, sa tingin ko now is the right time para ilagay ito. So, I'm gonna go ahead put this in. Kasi ayoko magbukas uli eh. Tapos, kakabit ko ulit ito. Kasi, itong card na ito, pag ikinabit kong gano'n, nasa ilalim yung SSD card. So, ikakabit ko muna yung SSD card, then ikakabit ko ito. Gano'n ang gagawin ko. Wow. 1TB VNAND SSD. Buwan natin to. So, nagsuot ako ng guantes para mabawasan ng konti yung static kung meron man. Music.
Okay, so here's the deal mga katropa. Mukhang hindi ko muna ma-i-coconnect itong SSD card kasi may kulang ako na pyesa na ayoko namang ikabito na kulang yung pyesa niyo kasi baka pag-umpisahan niyo ng mga problema. So tatanggalin ko muna ulit itong balik ko muna siya. Ang ginawa ko nga pala ay bumili muna ako ng nung kailangan kong pyesa para maikabit ko ng tama yung SSD card. So balik ko muna siya. At least naikabit ko na yung video or graphics card. And then saka ko na ikakabit yung SSD card. Subscribe. I thought I had a tomahawk in here. It's not. What is it? I don't know. I can't remember what... MSI, no? Yeah. It was an MSI. I don't know what it is now. I thought it was a 350, this one. It's not. If you turned it on, it should... Yeah, system information. I'll go check on it again. Because I really thought I had a tomahawk in here. A B350 Tomahawk. Yeah. Isaksak na natin siya ngayon. Tingnan natin kung gagana yung graphics card. Ayun, gumagana. Okay, so ibalik na natin siya sa pwesto. Okay, so mga katropa, ang naging sakit nitong computer ko, kapag nanonood ako ng mga videos, bumabagal siya. So, tingnan natin. Oh, I forgot the... Where's the mouse? Thank you.
ko rin yung mouse sa wakas. So, ayos siya mga matropa. Tingnan natin sandali. Kung maganda na yung takbo ng video. Ayun! Iba na nga. Okay, tingnan natin. Tumatakbo na ng maayos ang video niya mga katropa. Ayos na. Tingnan natin ha. And good morning po mga kababayan. Oh, ganda na. Ayos. Okay. Ang susunod ko na namang gagawin mga katropa. Ang susunod ko namang gagawin ay checking ko yung kanyang BIOS settings kasi palagay ko kaya nagbibigay siya ng message kasi na hindi raw compatible sa Windows 11 yung computer ko. Hindi naman Windows 11 yung pinapatakbo ko, Windows 10. So, palagay ko merong BIOS settings na kailangan akong palitan dito sa computer na to para maging compatible siya sa Windows 11. So, gagawin ko yun maya-maya konti. For now, ikabit natin pala ito. So, ano pa ang hinihintay nyo? Click on the like button mga katropa at mag-subscribe na rin kayo para masuportahan ang aking channel. And lastly, don't forget to click on the notification bell. Thank you!